natin sila, kailangan lagi tayong nakasmile. Ibigay ang inyong matamis na ngiti. Ayan, be happy. Yeah. Laging dapat positibo tayo. Good vibes lang, di ba? That is true. At may relasyon ang magandang ngiti sa magiging talakayan natin. Hindi ko alam kung tama yung natatandaan kong datos sa pag-aaral sa Pilipinas na 8. That is right. No, 8 or 9 sa bawat 10 Pilipino may oral problem. Wow, that's 80% to 90%. Uh-huh. Ay, napakahalaga niyan. Dahil mamaya, tatalakayan natin. Hindi lang pala sa bibig ang magiging masamang epekto niyan. Kundi sa ibang parte ng katawan. Disclaimer po ito, mga kapatid, na hindi po ako dentista, but I will connect yung problema sa bibig natin, hindi lamang ngipin, pati sa gums natin, to a deeper problem, which may include a heart attack or a stroke. Wow. Ako, seryoso yan. Paano nga ba nangyayari yan? Bakit nangyayari? Huwag niyo pong baliwalain ang problema yan. Bakit kapag hindi nagsisipilyo ng maayos? Okay? Hindi yung barabarang sipilyo. Nang hindi nagsisipilyo ng maayos, ay mabilis masira po ang ngipin. Kasalanan ito nung kindergarten teacher ko eh. Eh kasi ang turo nila ha sa kinder. Eto, this is the way I brush my teeth. Eh mali pala yung ganun eh. Dapat pala ganun. Ayan. At saka hanggang loob. Eh kasi dati ganun yun, di ba? I brush my teeth. Okay, so ang proper na pag-brush po ay hindi pagpapakintab ng ngipin sa harap, kundi yung pagtatanggal ng mga deposit sa gilid at singit-singit ng ngipin natin because, alam nyo, may mga pagkain like sweets, you know, that can become acid in between the teeth at itong acid na to ang magiging pagkain ng mga mikrobyo at ang mga mikrobyong to ay titira sa loob ng ating gums at kamukha nga ng sinabi natin, ang gums na ito ay pwedeng ma-infect at maging dahilan ng mabigat na karamdaman. Ano ang senyales ng gingivitis at ano ang pinagkaiba nito sa periodontitis? Yan. With your permission, Ms. Cheryl, I would like to show some pictures, which is picture numbers 1 to number 4. Ipakita po natin ang picture number 1 na ang pagkakaroon po natin ng problema pala sa bibig, oral health, can affect our gums. And then in picture number 2, makikita po natin ang difference ng healthy gum, kamukha ng sinabi ni Ms. Cheryl, to gingivitis and periodontitis. A healthy gum is colored pinkish, but when it is reddish, at medyo may kirot na, then it becomes gingivitis. At kapag ang gums na ito ay nag-recede o umurong na at yung ating root ng ating ngipin ay nakikita na unti-unti, then that means it is already periodontitis. At clearer ang picture sa number 3. Ayan, dito po ninyo makikita what is happening doon sa ating gums. Mayroong pong plaque. Ayan, on the right side, may plaque. And then, sa ilalim ng plaque na yon ay may magaspang na nagiging tartar. At itong tartar na ito will result, Ms. Cheryl, ng pagkakaroon ng pockets o parang maliliit na butas sa ating gums, which doctors or dentists would like to see through picture number 4. And that is via an x-ray na kung tawagin nila ay panoramic x-ray of our mouth. Yan. On the left is a healthy gum and teeth. And then on the right, makikita nyo nakahiga na yung mga ngipin. At makikita nyo humahaba na yung ngipin. Hindi siya talaga humahaba, kundi umuurong na yung gums natin. A receding gum is now a sign of gingivitis and periodontitis. Ayan, Ms. Cheryl. Itong gingivitis at periodontitis, ano po ang kaugnayan ng gum disease? Sa pagkakaroon, kanina sabi mo, pwedeng maapektuhan ang ating puso. Pwede kang magkaroon ng heart problem or ma-stroke. Hoy, matindi yan, Ms. Cheryl, ha?
ipapaliwanag natin yan by showing them a picture of number 5 and some of the studies done by doctors and researchers nationwide or worldwide. Ito, makikita po ninyo may stages kasi. Kung kailan nakakaapekto na ang pagkabulok ng ating ngipin, apektado ang gilagid to a heart condition. Sa picture number 6, ipapakita po natin ang pag-aaral na ginawa po ng mga doctors and dentists on this. Sa next picture dito po ay gum disease is showing that it is the most common chronic inflammatory condition in the world. Sabi nga ni Ms. Cheryl, 8 out of 10 in the world. Ayan, di ba? Sabi nitong doctor na to, si Ryan says, it becomes a portal of entry ng infection going inside our body. Wow! Portal of entry yan. So sa picture number 7, makikita natin how it enters our bloodstream. Ipakita po natin dito na doon sa arrow na yan. Makikita nyo yung arrow on the right? The gum recedes. At yung gum na nagre-recede na yan is where the bacteria can set in. Anong bacteria yon? Nasa picture number 8 naman natin. Ayan, sinasabi ng University School of Dental Medicine na ang ongoing inflammation in the mouth allow this bacteria to enter the bloodstream, which may result in more inflammation, hindi lang sa gums natin, kundi in the circulation, including the heart. At ang tawag sa inflammation of the heart is myocarditis, Ms. Cheryl. Kumbaga yung infection infection sa ngipin can travel, maapektuhan yung bacteria ay maaaring mapunta sa balbula ng puso? Yes, at hindi ito ordinaryong bacteria, Ms. Cheryl, ha? Ipakita natin sa ating picture number 9. Once we see this kind, nung itsura ng bibig natin in the mirror, ayan, tingnan po natin, in the mirror, nakikita mo mayroon ng dilaw-dilaw na brownish doon sa bandang ibaba ng iyong ngipin. Tapos may mga deposit ka nang nakikita doon sa iyong gilagid. Yeah. That is a sign doon sa picture number 10 na mayroon ka ng a special kind of bacteria. Ayan. This bacteria from the mouth can cause blood clots. Ms. Cheryl, sabi nga natin, aakyat yan sa ating sirkulasyon. It affects the valves of our heart. It causes blood clot. At ang bacteria na to, ang tawag ay Streptococcus gordoni. It is a mutant form of bacteria na kung tawagin natin ay Streptococcus gordoni. Coronary artery disease means mayroon ng bara doon sa ating sirkulasyon. At makikita natin yan sa picture number 11. How it can cause blood clots and deposits in our artery. So sa kaliwa, makikita nyo ngayon, ano? That is the bacteria, particularly the Streptococcus gordoni. It enters the bloodstream na makikita natin ngayon sa bandang kanan. Manganganak yan. And then magiging apektado yung ating blood flow. Titira yan doon sa lining ng ating mga ugat. Yung nabanggit ni Ms. Cheryl, which is the coronary arteries. At doon, kikipot yung ugat na ito. And then, sa picture number 12, will show us na pwede na talaga magkaroon tayo ng heart attack just by neglecting our oral health. Ms. Cheryl. Oo, dapat hindi po natin baliwalain. Ano yung mga senyales, Doc, na ang tooth infection eh posibleng nasa utak na o nasa puso na po natin? Ayan, matindi yan, ano? And I'd like to show this through a picture, Ms. Cheryl, no? Sa ating picture number 13. Napakahalaga po ito for us to consider na ang oral health natin has a systemic connection. Dito po sa picture na to, makikita nyo, no? Na mula sa ngipin, it travels to the bloodstream. On the right, makikita po ninyo yung ugat na ito. And then, it causes narrowing. At yung narrowing na ito, may makikita kayong naka-highlight, the narrowing could happen in the artery of the heart
as well as in the artery in the brain. Kaya pwede siyang mag-cause nga ng stroke. At sa picture number 15, marirealize natin madami ang pwedeng maging karamdaman natin. On the left, makikita nyo, it can affect the bones. Magiging very brittle ang ating bones. Upper part, you can see it can affect the lungs. Next, it can affect the heart. Next, makikita nyo, it can affect our brain. And later on, makikita nyo, it can also affect our blood. Ayan, Miss Cheryl. Ang dami, no? Simpleng problema sa bibig natin. At minsan binabaliwala natin o hindi natin bibigyang halaga. Ayan po ang ating oral health. Pero pwede palang it could lead to a more serious problem.